Jesus, we give you our hands to do your work.
We give you our feet to go your way. We give you our eyes to see as you see. We give you our tongue to speak your words. We give you our mind to think as you think. We give you our spirit so that you may pray in us. We give you ourselves so that we may become more and more like you, so that it is you, Lord Jesus, who lives and works and prays in us. Amen. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chef Ben Casabon. At narito tayo ngayon sa unang bahagi ng ating basic culinary training para sa HMI na teleradio. Okay. So, naisip po namin ang proyekto nito para naman may bahagi namin sa mga tao yung mga interesado sa culinary arts, yung mga sekreto na dapat nilang malaman o mga bagay na dapat nilang malaman. Mag-uumpisa po tayo sa tinatawag nating kitchen organization or kitchen setup. Okay? So, alam po ninyo, sa isang institutional kitchen, kasi tatlong klase naman ng kusina eh. Isa yung household kitchen, yan yung pang-bahay. Isa naman yung industrial kitchen, yan yung sa mga restaurant na maliliit. At saka ang pinakahuli yung ating tinatawag na institutional kitchen, yan yung pangkaraniwan, malalaki talaga yan. Tulad ng mga kitchen sa hotel, sa mga malalaking restaurant, sa mga ibang kumisari. Ngayon, napakahalaga po na ang isang kusina ay na-organisado. Ibig sabihin, kailangan may namumuno, at mayroong iba't ibang bahagi. So, ang isang kusina, nahahati po yan sa iba't ibang istasyon. So, meron po diyang hot kitchen, meron po diyang cold kitchen, meron din po diyang pastry and bakery, meron din po diyang butchery, meron din mga vegetable section. Okay? Ganun po yan. So, ngayon, sa bawat sa buong kusina, meron pong namumuno. Ang namumuno po, yun yung tinatawag na chef. Sa mga malalaking hotel katulad ng mga tulad ng mga 5-star hotel, ang namumuno ay yung tinatawag na executive chef. So yung pinaka kitchen manager. Ngayon, meron pong pangalawa sa kanya, yung pinaka assistant niya, yan po naman yung
sous chef. Kuminsan, nag-iiba ang title. Minsan, executive chef. Executive sous chef ang tawag. Minsan, sous chef lang. And then, sa bawat section po, merong mga supervisor. Yan yung chef de partie. Okay? Ngayon, sa hot kitchen po, umpisahan natin sa hot kitchen. Sa hot kitchen, meron pong section kung saan ginagawa ang mga sauce. Yan yung sauce. Okay? Puro mga main dish. Okay? Sa mga five-star yan. And then, meron din pong tinatawag na intermediate. Yan yung section na ginagawa mga side dish. Ang side dish po, mga soup, mga vegetable, at saka mga rice dish, at saka mga pasta dish. Pero pangkaraniwan, main dish, nandoon sa tinatawag to na sauce, sa hot kitchen na sauce section. So, sa hot kitchen naman, sa almawa, sa sauce, sa gumagawa ng sauce, minsan meron yan tinatawag na work center. Yan yung kung saan nagtatrabaho yung mga kusinero. Pangkarniwan, merong tatlong work center. Ang isa, gumagawa ng sauce. Ang isa, nag-grill. Ang isa, nang deep fry. Ganon. So, work center po ang tawag sa isang pwesto na may nagluluto. Okay? Sa intermediate naman, doon sa mga side dish, iba naman po yung sa gulay, sa vegetable section, iba naman po yung sa pasta, iba naman po yung sa mga rice dish. Ganon. Ganon din po sa pastry and bakery. Meron din pong yung ibang section, may tigagawa ng pastry, mayroon tigagawa ng bread. Usually, ang bread sa magdamag sa gabi. Ang mga pastry naman, nahahati rin, may mga section din. Iba sa cake, isa mga sa mga ibang sa mga pastries, sa mga nag-handle ng mga ice cream, iba rin. So, depende sa variety ng dessert sa klase. Okay? And then, meron din pong cold kitchen. Ang cold kitchen naman po, nandiyan naman po yung mga malalamig. Yung mga malalamig na pagkain. Nandiyan yung mga cold dishes. Ang mga cold dishes, naparami po niyan. Meron tayong patay, meron tayong mga salad, assorted cold cuts yan, may mga meat cold platter, merong poultry cold platter, merong seafood platter, may iba't ibang salad. Okay. And then, meron din gumagawa ng mga dressing. So, kanya-kanyang trabaho. So, para hindi po naglalabo-labo. Sa butchery naman, ganun din. Sa butcher naman, ganun din. Merong butcher na in charge sa meat, sa beef. Merong butcher na in charge sa pork. Merong butcher na in charge sa seafood, sa fish. Ganun. So, sa mga ibang maliliit na restaurant, ang nangyayari dyan, ang trabaho nila, labo-labo. Yung misan, yung butcher, isa lang. Pagkatapos, kahal sila at pinagawa niya. Pero sa mga malalaking kusina, may kanya-kanya pong trabaho. Ganon. So, napakahalaga po kasi talaga ng magkahiwa-hiwalay ang trabaho ng mga staff. Now, napakahalaga din na ang mga nagtatrabaho, ang mga kusinero, meron sila ng tinatawag na task list. Ang task list po, yan po yung kanilang mga dapat gawin na ipinapaliwanag sa kanila. Meron silang opening task list, yan po yung kung paano sila mag-uumpisa sa umaga, yung unang-unang gagawin. Halimbawa, merong isang magre-report ng alas 6 ng umaga. Ang trabaho niya, mag-set up ng kusina. Kunin yung mga requisition na kailangan, yung mga gulay na kailangan sa vegetable section, yung mga groceries sa stock room, yung mga meat sa butcher. Pagkatapos, gagawin niya yung mga basic stock. Siyempre, ginagawa yun mga usually mga committee or third cook. Yun ang trabaho niya. Gagawin niya lahat ng basic. Magawa siya ng chicken stock, beef stock, pork stock,
wheel stop. Pag meron na siya mga stop, matagal gawin yan eh, halos 2 oras. Actually, tapos kailangan mahina lang ang kulo. Para lang sa ganon, ay maganda yung quality ng stock. Kasi kapag nilakasan ng kulo, hindi gumaganda yung na, lumalabok. Nagiging blurred, yung cloudy yung sabaw. Kaya dahan-dahan, 2 oras yun, mahina lang. Ngayon, habang nakasalang yung mga stock, ang gagawin naman niya, magpiprepare naman siya ng mga thickener. Yan yung mga pampalapot. Dahil para pag ready na yung kanyang mga stock, ready na siya gumawa ng mga sauce. Okay? Tapos, kapag ready na yung kanyang mga pampalapot, magpiprepare na siya dahan-dahan ng mga ganyang gagamitin mga condiments, yung mga ingredient niya sa depende sa menu. Iahanda niya yon. And then, pagka after 2 hours, yon mga alas 8:30, mag-uumpisa na siyang gumawa ng mga basic soup, mga basic sauce. Gagawa na siya ng brown sauce, gagawa na siya ng viluti. Pag sinabi pa lang viluti, yan yung white sauce na merong base, meron siyang base na stock, no? Ang base niya, ang liquid niya is yung stock, yung kaldo. Tapos gagawa siya ng bechamel. Ang bechamel naman white sauce, pero ang base niya is milk. Yung liquid niya is milk. Okay? Then gagawa din siya ng mga pangkarniwan, gumagawa din siya ng puree sauce. Yan yung blended. Pangkarniwan ginagawa sa mga sa hotel yung tomato concassin or tomato sauce. Kasi kamatis siya na binalatan, pakatapos niyang mabalatan, matatanta rin, tapos igigisa at iluluto. Yan yung puree. Pagkatapos minsan gagawa din naman siya ng tinatawag na emulsified. Yan yung base niyan is usually yung hollandaise. Yung median of egg yolk at saka clarified butter. Okay? Yung clarified butter, trabaho din niya nung papasok sa umaga. And then, pag ready na lahat ng mga basic niya, darating naman yung second cook para gumawa ng mga variation, yung mga second derivation from the basic. Kung ano yung mga basic na, kung ano yung mga sauce na gagamitin sa pang ala carte nila. Yung mga requirements sa menu. Ayan. And then, pinakahuling papasok niyan bago mag-alas 12 service time, yung first cook. Yung first cook naman, ready na yun para sa service time. And then, pag nag-service time na, lalabas naman ng executive chef, usually yung chef. Siya yung magiging dispatcher. No? Siya yung dispatcher sa kitchen. Siya yung magtatawag ng order, siya yung sisigaw ng order, pagkatapos siya rin yung mag-dis out. Kasi kailangan yung kanyang menu na ginawa, lalabas yun ng ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya siya talaga yung nakapuesto para mag-dispatch ng mga pagkain. Sa mga maliliit na restaurant, ang kumukuha sila ng dispatcher. Hindi yung chef. Bihira, mag-dispatch yung chef. Umadal, kumukuha sila ng dispatcher. Ganon. Okay? Pero sa mga malalaking organization, lalo na sa mga fine dining room, yung chef talaga yung dispatcher. Para alam niya yung itsura, alam niya yung lasa, siya nag-check yun. Ganon. At sinisiguro niya na lalabas din ang sabay-sabay yung mga pagkain. Kaya nga, napakahalaga nung sinabi ko sa inyo kaninang task list. Dahil yun ang magdadala ng trabaho. Para hindi sila maglalabo-labo. May kanya-kanya silang ginagawa. No? Kasi bukod sa job description, ang job description naman eh, yan yung main na trabaho. Lahat po ng mga tao, lahat po ng staff ng kitchen, mula sa executive chef hanggang sa mga kumi, meron po silang job description. Kung ano yung depende sa position nila. No? Pero yun, in general yun. Kaya nga, ang sinasabi kong task list, yan yung araw-araw na ginagawa, yung opening task list, mid task list, at saka closing. Para alam din nila yung gagawin nila pag magsasarado na. Pag matatapos na yung shift nila, alam nila yung kanilang gagawin. Kung paano mag-close ng kitchen.
kung paano mag matapos ang service staff. And then at saka magbibili nung para sa susunod na shift, ganun. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga ng tinatawag na task list ng mga tao sa kusina. Okay? So, pagdating naman sa trabaho, pangkarniwan ngayon, kapag ka natutong magluto, minsan nag-aral niya, no? Nag-aral sa culinary school. Pero siyempre, pag nag-aral ka sa culinary school, usually, hindi ka naman dyan bibilang ng taon eh. Bibilang ka lang dyan kung minsan linggo lang, minsan buwan. Minsan isang linggo lang, minsan isang buwan, minsan dalawang buwan, minsan tatlong buwan, maximum ng 6 months. Pero ang importante kasi, kahit na ikaw ang pinakamagaling, sabi nga, you can be the highly skilled cook in the kitchen. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil ikaw ang pinakamagaling, ikaw na yung chef. Sapagkat ang trabaho ng chef, number one, bukod sa kailangan highly skilled siya. Pero kailangan meron siyang tinatawag na managerial capacity. Okay? Kasi ang executive chef, siya yung kitchen manager. Ngayon, pag kitchen manager ka, kailangan marunong ka magdala ng tao. So, kailangan mo ng kaalaman sa human resources or personnel management. Kailangan mo, mahusay kang gumawa ng market list mo. So, kailangan may kaalam ka rin sa purchasing. Dahil, re-reviewin mo yung pang-araw-araw mong ginagawa, pang-araw na pangangailangan, tapos gagawa ka ng market list mo. Gagawa ka ng purchase request mo. Now, tungkol naman sa purchasing management, kailangan hihingi ka rin talaga ng tatlong supplier, no? Na para makapag-propose sila ng presyo. Doon mo titingnan kung alin yung pwede mong kunin, pero siyempre, titingnan mo rin yung quality. Hindi ko mumura, ay kailangan mo na yon. So, kailangan tinetest din yung mga product na pumapasok. So, isa pa yun sa napakahalagang kaalaman dapat ng isang chef. Yung marunong mag-check, yung receiving procedure. Okay? Now, kung marunong ka din, kailangan marunong ka rin sa cost. So, kailangan meron ka rin accounting knowledge. Kasi, gagawa ka ng costing. Iko-cost mo yung mga recipe mo. Gagawa ka ng standard na recipe mo. Pakatapos, gagawa ka ng postings. Ililista mo yan. Okay? And then, para lahat ng lumalabas sa menu mo ay properly costed. Hindi ka nanguhula. Okay? Pagdating naman sa cost management na yan, hindi ko mo sabihin natin, usually naman kasi, bawat restaurant, meron siyang markup na tinatawag. Pag sinabing markup, yan yung hanggang saan siya pwede magpresyo. Pag karniwang restaurant, 40%. 40% markup. Ibig sabihin, puhunan 40, ang tubo 60. Okay? Ganun. So, napakahalaga ng management ng accounting management din para sa isang chef. Yung kasi sa pagkukost. Okay? Kailangan din may kaalaman ng chef sa maintenance management. Dahil kailangan alam din niya kung paano alam niya kung paano ang buhay ng kanyang mga equipment. Binag-aralan din niya 'yon para alam niya kung kailan dapat magpalinis, alam niya kung kailangan dapat mayroong chine-check up, 'yun ang okay? So, napakaraming kaalaman. Kaya nga sabi ko, hindi ko mo mahusay ka ng chef eh. Mahusay ka ng kusinero, chef ka na. Okay? Now, ang isang chef din, pinag-aaralan yung tinatawag na menu management. No? Hindi ko mo mahusay ka magluto, tama na yon. Kasi sa menu management din, kailangan din yung menu mo, pag gumawa ka, sa different category, let's say, limang kategory, meron kang appetizer,
meron kang soup, may salad ka, may main dish ka, may dessert ka, at saka meron kang sabihin natin mga recommendations pang iba. Okay? Mga chef special mo. So, kailangan in every category no ng ang ginawa mong menu, kailangan meron gumagamit ka ng tinatawag na tawag dito. Ang gumagamit ka ng tawag nito yung signature item. Ibig sabihin, sa bawat category meron kang signature item. At bawat kategory naman, dapat hindi ka lalampas sa lima. Halimbawa, sa appetizer, meron kang limang appetizer. Pagdating naman sa soup, meron kang limang sopas. Sa main course naman, ganoon din. Sa salad naman, meron ka ding lima. Kung may beef ka, limang beef, limang pork, limang chicken, limang fish. Ganoon, limang vegetable. And then, ang signature item mo, dapat hindi bababa sa dalawa. At least dalawa. Mas maganda kung tatlo. And then, ang i-retain mo lang, yung popular dish, yung sikat. Yun ang gagamitin mo. Na pinaka-kwan mo. Pinaka- pang follow-up mo. And then, kailangan ang menu na ginawa, every 6 months, sinicheck din yan. Yan yung tinatawag na menu analysis. No? Titingnan mo yung menu mo, alin yung dapat mong baguhin, alin yung dapat mong i-request, alin yung dapat mong i-alter yung ingredient, dahil may complaint, alin yung dapat mong palitan. Ganon. So, yan yung menu analysis na dapat na alam ng mga chef. Okay? So, tulad ng sabi ko, hindi ko mo sikat ka na, sikat ka ng kusinero, pinakamagaling ka, ay ikaw na yung chef. Okay? So, sana, akala, sana merong mahalagang, mayroon din mahalagang may nagchat, wala bang nagchat diyan para masagot ko? Sandali, check ko yung chat ha, baka may mga nagtatanong. Nagagalaw po ang camera. Ah, ganun? Sandali. Check ko. Okay. So, lumipat kasi ako ng pwesto. Kasi maingay sa labas eh. Maraming aso. So, pagdating naman sa job description, ang executive chef, yan yung manager. So, ang main na trabaho niya, administration-wise. So, siya yung office worker. Sa office work siya. Siya nagpaplano, gumagawa ng mga menu, no? Nagbibigay ng trabaho sa nagko-conduct ng meeting, nag-monitor. So, slide. Sabi nga, the cooking line is where most foods are prepared. Yan yung cooking line, yung harapan. No? Sinabi ko na yun sa inyo kanina, normally consists of one or more stations na may pa, merong broiler, may fryer, may sauce, may soup, may salad, fish section. Okay, next slide. Okay. Next slide, please. So, kasi kung walang kitchen setup, magulo yung setup. Kasi pagkarniwan yan eh. Pagkarniwan kung nakikita yan sa pagka nagta-travel ako sa iba't ibang lugar. Nakikita ko yan eh. Ang common complaint dyan, nadi-delay na pagkain, hindi sabay-sabay. No? Ganun ang mga reklamo kadalasan eh. Minsan nagpabook na, tapos hindi pa rin nagagawa. Kasi ang problema, nandun sa namamahala. Kamakailan lang, nanggaling ako sa isang lugar sa Mindanao. Hindi ko nasasabihin kung saan, ano. Pero, naimbita ako ng isang kaibigan para mayroong birthday kasi. Nung dumating kami, pagdating namin doon, ayun, ang nangyari, nakaupo na kami, wala pa yung pagkain. No? Tapos, hindi sabay-sabay, paisa-isa yung labas. Okay? Samantalang nag-book naman ng maaga
kaibigan ko. So halos lahat mula halos lahat ng mga lugar ng mga probinsya mula sa Batanes, ano? Nanggaling din ako doon, naga Mindanao. Yan ang pangkaraniyang nakikita ko. Yan ang common complaint. Yung nadi-delay. So, yung aming organisasyon, yan yung Tourism Alliance Group. No? Yung aming sulong turismo na pinatawag. No? Yan ang trust namin. Nag-prepare kami. So, kung makikita ninyo, yan yung mga iba't ibang section sa kitchen. Merong hot kitchen, sinabi ko kanina, may cold kitchen, may pastry bakery, may butchery, may dishwashing, may patwashing, may stock room. So yan yung iba't ibang section ng isang kusina. Okay? Pero ang namamahala dyan yung executive chef. Ganun. Okay? Bawat section naman na yan, meron niyang supervisor. Yan yung tinatawag na chef de partie. Okay? Pabalikan lang natin kasi may napakita sa inyo yung mga slides. Okay, next slide. So, ito yung hot kitchen. Sinabi ko na ito kanina. Merong roasting area kung saan nag-roast. Merong grilling area or broiling. Merong frying, merong sauteing. No? Bawat isang yan, yan ang tinatawag ng work center. Kasi usually merong isang tao dyan. Kapag kayan ay nasa isang, sabihin natin, hindi kalaki ang kitchen, five-star hotel lang. Pero kapag kaya may nasa malaking kusina, katulad ng mga cruise ship, no? Mga cruise ship, minsan yung roasting area, minsan ang work center dyan, apat, lima. Marami yung nag-roast, hindi isa lang. Kasi pinapakain na libo. Ganon. Sa grill, ganon din. Minsan, hindi lang isa. Minsan, lima hanggang sampo. Depende pag ang pinapakain, libo. No? Halimbawa, ang pasahero, 4,000, 5,000. So hindi kinaya ng mga pa isa-isang grill cook o isa-isang fry cook. Kaya dumadami yan. Depende sa load of work. Depende sa papakainin. Okay? So yan yung iba't ibang lugar. So yung roast, mayroong roast cook yan, yung grill cook yan, may fry cook, may saute cook. Okay? Ngayon, may mga ranggo naman yan. Merong first cook, second cook, third cook. Yung first cook, sa French yan yung kumi 1, kumi 2, at saka kumi 3. Okay? So, meron din tayong next slide sa cold kitchen. Next slide. Sa cold kitchen naman, may salad area, may sandwich area, may appetizer area ng mga platter. Merong refrigeration area. Kasi yung mga stocks nila nasa loob ng refrigerator, nasa chiller. No? Merong salad area. Kung minsan, sa isang five-star hotel na pinapakain mga 200 lang, ng 300 hanggang 500, pwede na yung isa-isa. Pero kapag ka mga malalaking cruise ship na maraming pinapakain, hindi na kaya ng pa-isa-isa yan. Usually, ang work center niyan, limang tao. Hanggang minsan, 10 pa nga. Lalo na pagka pinapakain, libo sa cruise ship. Hindi na halos nga makakain yan. Okay? So, ganun ang sistema. Okay? Yung refrigeration area, nandun naman yung kanilang mga gamit, mga dressing nila, mga gawa nila, nandun na lahat. Usually, sa bawat isang section, merong sariling walk-in refrigerator. No? Walk-in. Sa mga maliliit na restaurant, meron lang isang dalawang refrigerator. Pero sa mga hotel, malalaki, walk-in refrigerator yan. Na meron din silang walk-in freezer sa loob. So pagpasok mo sa refrigerator, meron pang isang pinto freezer. Ganun. Okay? Para sa mga frozen item. Ganun. Okay. So, next slide. So, ito sa pastry and bakery, sinabi ko na yan kanina. Merong pastry area, merong bread area. Sa pastry area, minsan ang work center niyan, dalawa, tatlo. Minsan, apat. Kasi may kanya-kanya sa pastry, may kanya-kanya eh. May gumagawa ng mga cakes. Merong mga cake decorator. Merong gumagawa ng mga iba't ibang pastry. Katulad dalimbawa ng mga gumagawa ng true pastry. Gumagawa ng mga iba't ibang pang pastry. Merong mga tart. Ganun. Marami kasing mga assorted pastries. Mga jellies.
May kanya-kanya yan. So, ang bread naman, may kanya-kanya rin. Kasi iba rin yung gumagawa ng mga bread na sabihin natin yung hardo, yung matitigas, orthologous sa French bread. Iba naman yung gumagawa ng bread na para sa medium dough, yung mga hindi masyadong matigas, katulad ng mga rolls. Iba din yung gumagawa ng bread sa mga soft dough. Yan yung mga malalambot talaga tulad ng mga ensimada. Okay? So, depende. Pagka marami yan, dumadami yan. Yung work center, yung pwesto ng tao, minsan habang dumadami yung kinikater, dumadami yung work center. Yung bakery section, minsan nagiging pagkarniwan yan, apat lang, tatlo, apat. Pero pagka malakihan, dumadami yan. Minsan, sa cake lang, dalawang gumagawa. Sa bread, dalawa. Sa hard dough, dalawa gumagawa. Ganun. Depende sa dami. Okay? So, yan yung importante sa organization. Okay, next slide. So, ito naman yung butchery area. Sinabi ko na yun sa inyo kanina. Meron din tayong fish and seafood area. Merong meat area. May poultry area. May freezing and refrigeration area. So, sa fish and seafood, lahat ng ginagawa dyan puro mga seafood. Mga isda. Okay? Lahat ng klase, crustaceans, fish, no, mollusks, yan, ginagawa yan dyan. Okay? Sa meat area, minsan, sa isang section ng meat area, minsan nahahalit ang hati ang work center. Iba yung sa beef, iba yung sa pork, iba yung sa veal, iba yung sa poultry. No? And then, may kanya-kanya. Sabi nga, mayroon kang specialty. Okay? Hindi ka pareho ng mga butcher sa mga ibang restaurant na minsan labo-labo, isa lang, dalawa, tatlo, minsan dalawa sila, minsan tatlo, pero labo-labo. Kung sino yung libre, gagawa ng isa. Yan ang, hindi masyadong organized. Pero sa malalaki, halimbawa, ako sa fish. Pero kung tapos na ako, tsaka ako tumutulong sa ibang section, sa ibang work center. Doon ako tutulong. Hindi naman kung matapos na ako sa fish, ay hahayaan ko na yung guma, kargado ng trabaho yung sa meat, pababayaan ko na sila. Siyempre, tutulong ko sila. Ganun. Okay? And then lahat ng ginagawa na doon sa refrigerator, sa chiller. Yung iba naman nasa freezer. Yung malalaking stock nasa freezer. Yung mga naka-portion na pang-araw-araw na ginagamit ay nasa refrigerator lang, chiller. Okay? Ganun. Okay, next slide. Next. Ito naman yung tinatawag na kitchen organizational chart. So, kung makikita ninyo, meron siyang executive chef, merong sous chef. And then, bawat isa merong iba't ibang section. Ang section na yan, pinamumunuan niya ng chef de partie. Okay? Ang chef de partie, pagkatapos meron siyang assistant, yung demi-chef. By the way, yung executive chef, meron din siyang assistant, yan yung sous chef. Pangkaraniwan, ang executive chef sa administration. Yung sous chef, yan yung sa operation. Okay? Ganun yon. Now, sa mga chef de partie, minsan meron niyang napupromote, ginagawang turnan. Pag sinabing turnan, yan yung kaya mong magtrabaho sa lahat ng seksyon. Kasi candidate ka na for sous chef. Kasi oras na bakante ang sous chef, ikaw yung susunod. Pero kailangan dumaan ka muna sa pagiging turnan. Ganon. Okay? So, yung chef de partie. Ngayon yung kanyang assistant, yung demi chef, pag na-promote yung chef de partie, at saka lang aangat. And then, sa baba niya, merong commis 1, commis 2, commis 3, or cook 1, first cook, second cook, third cook. Ang first cook, o kumiwan, yan ang highly skilled. Yan yung pinakamagaling sa kusina. Pinakamagaling magluto. Yung second cook or kumito, yan yung semi-skilled. No? Or skilled. Skilled lang siya. Hindi siya highly skilled. Skilled lang siya. Yung kumitri or third cook, yan yung semi-skilled. Marunong lang. Kung meron niya sa baba, yan yung mga apprentice. Yan yung mga
yung mga nagsisimula pa lang mag-train. Okay? Ganon yon. So, okay? So, pinaliwanag ko na sa inyo yung bawat section na yan. So, next slide, please. Next slide. Okay? Inaantay ko yung next slide. Yan. Okay. So, ito yung pinaka-main. Hot kitchen, cold kitchen, pastry. Pangkarewa na main yan. No? Main. Pero, hindi lamang naman yan eh. Meron din tayong butchery area. Meron din tayong vegetable area. Meron din tayong dishwashing at saka potwashing area. Ganon. Okay? Ganon yung sistema nun. Okay? Ngayon, sa isang main kitchen, halimbawa, may malaking hotel, may mga outlet. Lahat ng mga basic, ginagawa sa main kitchen. Pagkatapos, dinidistribute lang sa bawat isang mga tinatawag ito, bawat isang outlet. Dinidistribute lang. Okay? Ganon. So, magaling ka, chef. Meron ng chat. Teka. So, hindi ko lang madaan. Hindi ko lang masyado mabasa, masyado maliliit. Okay? So, next slide, please. Baka meron pa tayong slide. Okay. Balik tayo sa common complaint. Kasi yan ang gusto namin ma-address. Yung ma-plant siya ng maganda. Yung sistema sa bawat tourist area. Okay? So, kailangan talaga may magaling na chef. May magaling na chef. Wala na daw slide. Okay? So, pangkaraniwang complaint. Doon tayo sa pangkaraniwang complaint. Yung delay. Yung hindi sabay-sabay. Okay? Bakit hindi sabay-sabay? No? Pagkarniwan yan, minsan, hindi naman lagi. Minsan ang problema nandoon sa service staff. Minsan sa pag-pick up. No? Dahil kung magaling ang chef, hindi niya yan ilalabas ng paisa-isa. Pag nilabas niya yan, sabay-sabay. Okay? Dahil yan ang nakasanayan namin nung ako'y nasa hotel pa. Hindi pwedeng maglabas ka ng pangkain na may maiiwan. Kailangan sa isang mesa, sabay-sabay ang lalabas. At saka hindi pwedeng mauna pa yung main course kaysa sa sopas. Meron akong napuntahan eh. Sa halip na mauna yung sopas, nahuli pa. No? Kasi kapag ka nga hindi nababantayan, ganun ang nangyayari. Kapag ka hindi yung chef, o kaya merong dispatcher na yung dispatcher naman ay hindi masyadong na-train. No? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng labulan. Okay? Sa mga malalaking hotel, katulad ng nung kusinero pa ako, pagka sumigaw yung chef, sinabi niyang ordering, order. Pag sumagot ka ng yes, kailangan gawin mo. Dahil kapag ka hindi mo ginawa, oras na hiningi niya yon at hindi mo nilabas, kasalanan mo na yon. Kailangan magawa mo yon. Ang butcher nito, pag nasa hotel, ang butcher ba, cook, chef ay cook din. Pag nasa hotel, ang butcher lang. Hindi nagiging cook ang butcher. Hanggang doon lang siya. Naasikaso lang niya yung mga ilaw. No? Hindi ka pareho sa mga restaurant. Sa restaurant, yung butcher pinagluluto din. Sa hotel na malaki, hindi. No? Para makapunta ka sa ibang section, kailangan mag-request ka ng tinatawag na cross-training or on-the-job training. Pero before and after your duty hour. Kasi dinahanan ko yan eh. Nung unang pasok ko sa hotel, unang pasok ko ba, mga 1970, if I remember it right, parang 73, 74. Ang position ko is third cook, committee. No? Ang position ko, committee. Okay? So, doon ako sa hot kitchen. And then, dahil nga masipag ako magtrabaho,
dahil masipag ako magtrabaho, hindi ako pabaya. Ang ginagawa ko noon, minsan lang, pasa sa oras, nandun pa ako. Pag may kulang naman, nagbobolontaryo ako mag-overtime. No? Napili ako na maging understudy. Ngayon, nagkaroon ako ng training before and after my duty hours sa lahat ng area ng kitchen. No? Kasi kapag regular hour po, nandun lang ako sa kitchen. Nandun ako sa social, sa associate, sa sauce cook. Minsan, nandun ako sa grill cook. Minsan, nasa roast cook ako. Okay? Pero, hindi ako pwedeng makialam sa iba. Hindi ako pwedeng pumunta sa iba. Hindi ko pwedeng pakialaman ang trabaho ng butcher. Ganon din yung mga butcher, di rin nila pwedeng pakialaman yung nasa kusin, yung nasa nagluluto. Ganon. Sana naman, nasagot ko yung tanong na ang butcher ba ay cook din. Nangyayari yan sa mga maliliit na restaurant, sa mga maliliit na hotel. Usually sa mga three-star hotel, yung mga butcher nila ginagawa rin cook. Ganon. Okay? And siyempre, sa kusina, napakahalaga ng tinatawag na sanitation and safety. Yung susunod na topic natin, pag-uusapan natin yan. Yung safety, food safety and sanitation. Pansamantala ngayon, doon lang muna tayo sa kitchen setup. At saka yung common complaint na para ma-address natin. Dahil yan ang ginagawa natin at trabaho namin ngayon. Actually, I'm working with a friend of mine na chef din sa hotel na ginagawa namin yung mga learning material. No? Pinaplan siya namin para maibigay namin yung tamang training sa mga kandidato na mamamahala ng mga kusina. Kay maliit, kay malaking kusina yan. Okay? Bakit, Chef Ben, mahalaga ang mise en place? Well, ang tinatawag na mise en place, yan yung before service time. Yan yung sinasabi ko sa umpisa kanina. Yung third cook, pagpasok niya, siyang gagawa ng mga mise en place. Gagawa siya ng basic stock, maghahapon siya ng mga stock sa grocery, sa mga gulay, makatapos gagawa siya ng mise en place. Ihiwain niya yung mga dapat hiwain na kailangan sa bawat recipe na lulutuin. Yun yung mise en place. No? Yung mga basic, yung may stock niya, may chicken stock siya, may beef, meron siyang beef stock, meron siyang pork stock, may veal stock siya dyan. Kailangan kompleto yung mga stock niya. Meron siyang mga prepared na gulay, meron siyang prepared, tapos na-check niya na yung nakuha niya na yung mga stock niya na meat, poultry and seafood sa butcher. Nakuha niya na yun. Kasi na-request na yun eh, ng chef de partie. I-re-request ng chef de partie yung mga, yung tinatawag para stock nila. Yung para stock nila, yan yung stock para sa gagamitin for the day. Ang butcher ba ay cook din? Pag nasa, ang butcher ba, chef ay cook din pag nasa hotel? Well, sa mga maliliit na hotel siguro, pwede yon. Sa mga three-star hotel, two-star hotel, yung butcher nagiging cook. Pero kung nasa mga five-star, di pwede. Kailangan kung butcher ka lang. Kailangan focus ka. Kasi i-monitor mo yung stock mo. Babantayan mo yung stock mo. Titingnan mo yung mga requirement, yung mga request sa'yo. Kailangan i-re-request mo yung mga hilaw, yung mga bulto. Halimbawa, ilang tenderloin ang kailangan mo everyday. So, kailangan kung butcher ka, inaalagaan mo yun. Tinitingnan, sinisiguro mong lagi kang may stock. Para pagka nag-mise en place ka para sa pang-alakart, kompleto. Kaya hindi pwedeng naghiwa ka na magluto ka pa. Kasi kumisan, yung iniwa mo ngayon, para ngayon lang service time. Eh yung para sa mga susunod na service time, ipiprepare mo pa yun. Ganun. Okay? Need moving sandali ha. Naka-message ba yan? Hindi ko basa.
Ano to? Hindi ko mabasa. Hotel mandated within promotions. Fast moving menu every 6 months. Tungkol yan sa ano, yan ang tinatawag na menu analysis. Yung binabanggit mo dyan, Mr. Jimenez. Ang menu analysis yan, yan yung every, usually, ang rhythm niyan is every 6 months. Kailangan every 6 months, nire-review mo yung menu mo, and then titingnan mo, alin ba yung pwede mong baguhin na, alin ba yung fast-moving na i-retain mo, alin ba yung babaguhin mo, alin ba yung kailangan mong, sabi na yung menu engineering. No? Seniority last criteria if all factors are equal. At tungkol niya sa mga promotion, okay? Sa tungkol naman sa promotions yan, sa promotion, no? Hindi ako masyad ang seniority, huli ko na yan eh. Huli na yan eh. For me, para sa akin, huli na yan. Kasi, kinuwento ko kanina, nung pumasok ako, is all, nang i-open ang Intercontinental, 1969. Nung pumasok ako, somewhere around 1973 yata yon or 74, I am the lowest rank, committee. Pero after 2 years, after 1 year na nandun ako, because of my performance, nakita ako ng management. Ang ginawa sa akin, sino to? Pretty Archita Blanc, okay? Yes, salamat din. May naging, ang nangyari, napansin ako. So I was chosen, I was trained for 2 years in all areas of the kitchen. So despite na I'm the newest, akong pinakabago, pero akong na-promote sa highest position, nalampasan ko yung mga pioneer. Bakit? Kasi tinitingnan, ang higher management man, tumitingin sa trabaho, sa performance, kaya nga may employee performance, eh. Ini-evaluate ang empleyado. Eh. No? Kaya yung criteria ng senior, depende na yan pag nagtabla. Pag equal ang mga all criteria, nagtabla na sila at saka lang kinoconsider yung seniority. Ganun. Kasi merong bumilang ng 10 taon, pero hindi naman nag-improve. Hanggang dun lang siya, 10 taon nga siya. Pero wala siyang ginawa kundi magluto lang. Hindi siya nag-ambisyon para matutong maging supervisor. No? Magdala ng tao. Ganun. Okay? So I hope na nasagot ko yung tanong. Knife skill. Well, pag-uusapan natin yan sa ano? Sa safety. Sanitation and safety. Yung tungkol sa mga culination yan. Yung safety and sanitation. Knife skills, kasama yan. Cooking techniques, dun tayo yan sa cooking method. No? May kanya-kanyang topic tayo. In every topic natin, katulad niya, ang topic natin ngayon is naka-focus tayo on kitchen organization and kitchen setup. At saka yung common problems sa mga sa operation. Okay? Bakit kailangan may meet o na tag bago ipasok sa chiller ng butcher? Okay. Ano ang reason? Okay. Sa mga malalaking hotel, meron talagang specific area kung saan mo dapat itago yung meat, yung poultry, at saka fish. Minsan ang fish chiller, nakahiwala yan. Ang meat chiller kung minsan magkakasama pero medyo magkakalayo. Kasi hindi pwedeng magsama-sama yan eh. Kasi unang-una, ang poultry at saka ang pork, by nature, ang pork, it has a lot of bacteria. No? Ang poultry naman, chicken, meron siyang salmonella. Ang beef, wala. Kaya hindi pwedeng magsama-sama yan. Okay? Sa totoo lang, hindi advisable na hinuhugasan ang mga meat and poultry. Hindi advisable na hinuhugasan. Kasi once na hinuhugasan mo yan,
nag-i-splash ka ng tubig, kumakalat yung mga bakterya. Nagkakaroon ng cross-contamination. Okay? Kaya hanggat maaari, pagkahiwa niyan, diretso sa refrigerator, tapos diretso niyan iluluto. Huh? Bihira yung naghuhugas. Bihirang bihira. Pero kung naghugas ka man, siguraduhin mong patayuin mo kagad, pakatapos ibalot mo kagad. Tapos yung naghugas naman, kailangan, kung ikaw ay kusinero, ibut sila naghugas ng karne, hugas ka rin ng kamay. No? Para maiwasan yung tinatawag na contamination. Kasi kapag ka hawak ka ng poultry, na, halimbawa may salmonella, hindi ka naghugas ng maigi, yung nahawakan mo, makukontaminate mo rin. Ganun. Kaya nga, hindi pwedeng magkakatabi yan, magkakahiwalay. At merong tag. Kailangan merong tag. Mas maganda nga yung mga sa mga malalaking komisari, meron yung dates eh, kung kailan ginawa para malalaman kung alin yung dapat mauna, yung tinatawag na first in and first out. Okay? So hindi pwedeng tapos na, ilalagay mo lang dyan. Isasalansan mo yan na first in, first out. Pag-uusapan natin yan pagdating sa food storage natin. Okay? So, importante lang na malaman yung hindi dapat pinagsasama-sama yan. At mayroong tag. Iyon ang importante rin. Okay? Cooking techniques. Malalaman natin yan pagdating natin sa cooking method. Culinary training is a long-term endeavor. Yes. Sa totoo lang, ang culinary is napakatagal. Hindi yan, hindi ka matututo overnight. Eh di po bro, di po ba fish yung matagal sa freezer? Hindi na maganda, Chef Ben. Well, ang head butcher, alam niya kung gaano katagal dapat itagal yung freezer. Usually, ang mga meat and poultry, matagal na yung 3 buwan yan. Hindi pwede mag-abo ng 3 buwan yan. No, masyado na matagal yun. Nagkakaroon ng, lalo na pag walang balot, nagkakaroon ng free and burn. Oh. Nagkakaroon niya ng free and burn. Pag nagkaroon ng free and burn, makakontaminate niya ng chemical. Ganun. Pag tumagal sa freezer, ganun din. Makakontaminate niya ng chemical pag hindi nakabalot. No? Kasi ang freezer naman at saka refrigerator, hindi ko mo malamig yan, forever na or permanente ng safe yung pagkain mo. Kahit naman malamig yan, nag-accumulate pa rin yung bakterya dyan. No? Hindi nga lang mabilis. Kaya nga ang minimum sa refrigerator, sa maglalagay ka sa chiller, ang minimum of lahat ng karne sa chiller, 3 to 5 days. Pagka laging bukas, kailangan 3 days lang. Pagka matagal na binumuksan, 5 days. Ngayon, on the 5th day, kailangan wala na yan. Kaya nga sa mga komisari, may mga label yan. Eh. May tag na, may label pa. Para alam nila kung alin yung uunahin. No? Para hindi maiwan. One time nung nag-head ako ng komisara, ginagawa ko color coding. Yung ginawa ng Lunes, Martes, Miyerkules, may ibang kulay. Para kahit di mo tingnan yung petsa, masilip mo lang yung kulay, alam mo na kung ginawa yan ng Lunes, ginawa yan ng Martes. No? Ginagawa ko color coding, hindi date. No? Kasi komisari, kailangan ma-release yun. Kailangan yung ginawa ng Monday, kailangan wala na yan pagdating ng Thursday. Ganun, 3 days lang. Ano, maximum 3 days. No? Ganon ang sistema. Kaya may mga coding, may mga minsan color coding, minsan date, minsan tag. Okay? So, at safety management, sanitation management, pinag-aaralan din ng chef yan. Okay? So marami siya dapat pag-aaralan. So, talagay ko, I'm not be staying long kasi limitado lang yung aking time. So, maraming salamat sa inyo mga viewers, lahat ng sumali, lahat ng nakinig, maraming salamat sa inyo. At sana magkita tayo sa susunod na topic natin. Dahil ang topic natin is food safety and food safety at saka sanitation. Ano? Okay?
So, maraming maraming salamat sa iyo. Maraming maraming salamat sa HMI for giving me the opportunity to have this basic culinary. And of course, a shout out para sa TAG, sa Tourism Alliance Group, lalong-lalo na kay Mr. Teddy Jimenez. Maraming maraming salamat. At na buo itong Tourism Alliance Group. Thank you very much. Kay Ms. Reg, thank you very much. Charlie, thank you very much. No? At I'm looking forward to our next meeting. Sana magkita-kita tayo uli sa Sabado. Maraming maraming salamat. Thank you and bye for now.